For today's video mga kapinpins, ayan, kung nakikita nyo ay pabango na nga ako dyan kasi nga mag-aalas 4 na ng hapon, kailangan na natin magsaing kasi nga para at least maaga tayong matapos sa gawaing bahay. So ang ginawa ko nga dyan ay papunta na nga ako dun sa kusina, medyo malawak-lawak ngayong kusina namin kaya medyo natagalan yung pagbalik ko. So yun yung pagpunta ko dun sa kusina, hinahanap ko yung kaldero kasi nga sasaingan ko na siya, kaso nga lang hindi ko siya mahanap. Ang ginawa ko ay bumalik na naman ako dun sa kabila, yun pala, nandun lang pala sa gilid yung kaldero na hinahanap ko. Ayan, tinignan ko nga siya kung merong laman. Ayan, meron nga siyang laman at kailangan natin siyang kunin kasi nga maglalagay tayo ng panibagong bigas at kailangan natin ng saingan. So ayan, hinahanap ko nga yung panandong kasi walang wala akong mahanap. So ang ginawa ko, kinamay ko na lang siya talaga ng bongga. Ayan, kinamay ko na lang siya, total malinis naman yung kamay ko kasi nga naghugas naman ako ng aking mga kamay. So ayan, hinahanda ko na nga po yung mga kahoy na gagamitin ko kasi nga magsasaing na tayo later. At yung ang ginagawa nga po namin dyan na paghahanda sa mga kahoy ay aayusin muna namin siya ng very light, tapos paghahanap kami ng mga plastic o yung mga tira-tira na mga ano, na mga pambalot na mga pagkain, para yan ang gagawin naming gawing panggatong kasi mas maganda kasi talagang gawing panggatong yung mga plastic na nakikita natin sa gilid-gilid, para at least iwas naman tayo sa mga dumi-dumi, di ba? At least nakatulong pa tayo sa kalikasan. So ayan nga, sinindihan nga ni Jowa yung plastic na nakita niya. Sabi ko sa kanya, hindi nga yan pwede kasi nga matatagalan siya diyan kasi nga ewan ko, basta pangit yung plastic na yun na ginamit niya. Sabi ko, meron dun sa kwarto kasi nga marami dun mga tira-tira na mga plastic. So, ginawa ko at binigay ko sa kanya. So, tignan nyo, tuloy-tuloy yung pag-aano niya naman kayo. So, ang ginawa ko nga dyan ay kumuha na nga rin ako ng bigas. Nilagyan ko siya ng mga 3 taka lang naman kasi nga konti lang naman kami. So, ayan, malapit na rin maubos yung aming bigas. So, kailangan na rin namin siya na bilhan ng panibagong bigas. So yun yung, ayan, super sandok pa ang lola nyo kasi nga very very light na lang, mahirap punin yung mga bigas-bigas na natitira dun sa gilid-gilid. So ayan, so, dahil dyan tinawag pa nga ako, napalingon pa ako, Charis! So ayan, pabalik na nga rin ako sa kusina at kailangan ko na nga rin siyang hugasan kasi nga magsasaing na tayo. So ayan, hindi na nga rin siya ulit umapoy. So ang nangyari nga dyan ay nawala na namang apoy. So ang ginawa na naman ni Jowa ay kumuha na naman siya ng another plastic at yun ang ginamit niya hanggang sa umapoy na talaga siya ng very light. Ayan, sabi ko naman kasi sa kanya na hindi na umaapoy yung ganung plastic ng Bear Brand. Yes, so ang gawin niya, yung kunin niya yung mga plastic na andun sa gilid para at least aapoy talaga na siyang bongga. So ayan, so ang gagawin ko nga po dyan ay huhugasan ko na yung bigas na ating lulutuin. Pagpasensyaan nyo na kung nasa balde yung tubig, pero malinis naman yung tubig namin dito kasi nga andito kami sa island, sa Siargao Island. So ayan, nilalagyan ko lang muna siya, inaalis-alis ko yung mga kanin-kanin sa gilid para at least linis yung pagkakaluto niya. Kaya ang ginawa ko nga dyan ay inaalis-alisan ko siya. So ayan, ilalagay ko na nga yung kaldero na aming gagawing saingan. So ayan, si Jowa, kung nakikita niyo, sabi ko sa kanya, tulungan mo naman ako para at least mabilis tayong matapos, di ba? So ayan, so medyo nabitin nga sa tubig, nilagyan ko ulit siya ng water. So ayan, ini-estimate ko muna kung gaano karami yung tubig na nilagay ko kasi baka mamaya, pag maya-maya ay maging lugaw na siya, hindi na siya sinaing. So ayan, kung nakikita nyo, nandyan pa rin si Jowa, super lagay pa rin siya ng kahoy kasi nga hindi pa rin talaga siya nang umaapoy ng bongga. Sabi ko sa kanya, huwag niya munang iwan para at least makita niya kung may apoy pa ba yung sinasaingan niya. So ayan, ay tari, sumasayaw pa si Jowa, very malambot yung katawan niya. Mas malambot pa yung katawan niya kaysa sa akin. So ang ginawa ko nga dyan ay lumabas na nga ako at ito na yung batang laging umiiyak pag naiiwan ng nanay, Charis! So yan, nandun na nga ako sa labas at umupo na nga rin ako kasi nga medyo napagod ako. Ayan, katabi ko nga yung bata na laging umiiyak pag nawawala ng nanay.
So kailangan talaga siya kasama sa nanay niya. Kasi nga, hindi ba, baka ano siya, makamama siya siguro. Kaya kailangan pagising niya, nandun talaga yung nanay niya. Medyo matagal-tagalan siya bago tumahimik sa pag-iyak ha. So ayan nga, nandi bumalik ako sa kusina, kasama ko si Jowa, nagtatakutan pa kami. Ayun nga, takot na nga kaming dalawa. Chari, sa iniyakap ko siya, pero nahihiya daw siya magpakita sa camera. Pero chika lang, hindi naman pala siya nahihiya. Pachusi-chusi pa siya. Charis! Wow, sana all may forever. So, ayan yung kanyang kapatid. At may tinatanong sa akin kasi nga lang hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya kasi hindi ko naman talaga alam. Charis! So, ayan, kinukuhanan ko nga siya ng video pati yung sarili ko, pati yung kusina at yung ginagawa namin. Ayan, kung nakikita nyo, nandun na nga ako sa kwarto kasi nga tinawag ako ni Jowa kasi nga meron daw siyang sasabihin. At super bulong-bulong pa siya sa akin. Natawa pa ako kung yung binulong niya sa akin. Pero sekreto na lang. Charis! So, ayan o, pack o, diba? Very, very sweet. May pa-smiley pa ang lola mo. Sana all. Very sweet. O, para magnanay lang. Charis! O, pack. Diba? Selfie-selfie lang. Sana all. May forever. Forever together, together forever. Pak, oh, diba? I love you. I love you more. So, yan, ginawa ko nga dyan. Ay, bumalik ulit ako sa kusina at kailangan na hipan yung kahoy na ginawa naming pangsaing kasi nga nawawala yung apoy-apoy niya. At pagkatapos ko nga dun, ay lumabas na nga rin ako dun at nakita ko tong batang kulot. Itong batang makulit ang kapatid ng aking jowa. Tumatakbo siya kasi akala niya kukurutin ko siya, hindi naman pala. Nagbibidyo lang naman ako. Charis! So ayan, kinakikita nyo, medyo haggard talaga ang lola nyo kasi nga, paggabi na. Pero kung morning, fresh naman talaga siya. Sa inyong bahay namin, so ayan, nakahiga na nga ako kasi nga, medyo napagod talaga ang lola mo. Kasi nga, galing tayo sa trabaho kanina. Diba, tulog-tulogan lang, kala mo talaga napakaganda. So yun lang, don't forget to subscribe. And follow to my video. Like and share na rin po. Bye!